sa mga sumusubaybay po sa amin sa live stream ay maaring you are wondering why we started late. It is because before 2 o'clock we conducted our business meeting. Ano po? So katatapos lang po ng aming business meeting, kanya ngayon lang kami nagsimula ng aming worship service. Minarapat ko na mauna yung business meeting para makatulog man sila sa mensahe, okay na. Parang baliktad, ano? All right. Kasi kung inuna ko yung worship service, ganun din naman ang epekto. Ano? Kanya magtiwala na lang tayo sa Panginoon. Tayo po magsitayin lahat sa, at buksan natin ang ating Bible. Sa Deuteronomy chapter 16 and verse 16. Kanino ko pa iniisip ang seven high feasts o seven high sabbaths na sinasabi ng Bible. Sige, bago tayo pumunta dyan, alam niyo, nadidistract talaga ako sa mga pahulog-hulog na yan. Ano? Alam ko naman na hindi niyo sinasadya, pero kung may iwasan natin, ano, ilapag na sa lab, ano, kasi ako nagdadala din ng mga canister, ano, pero nilalapag ko sa lapag na hindi ko masisipaan. Ano po? Kasi intentional po ako pagdating sa worship, I don't want to be a distraction. And I don't want to be distracted as well. All right. Now, there are seven high sabbaths na talagang ito po ay inoobserbahan sa Israel. Ano po? Ano yung seven high sabbaths na yon? Una, yung feast of the Passover. Okay, that's number one. Number two, Feast of the Unleavened Bread. And then, Feast of the First Fruits, that's number three. Kung kayo po yung nag-note-taking in the previous notes, just pull it out, ano po, kasi kailangan ko ang tulong niyo. And then number four ay yung Feast of the Pentecost, okay? Number five ay yung Feast of, ano yung number five? Trumpets. And number six ay yung Feast of the Atonement. And number seven ay yung Feast of the Tabernacles. All right. So, Feast of the Passover ay naglalarawan ng kay Kristong pagkamatay. Kasi by His death, by His substitutionary death, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Ano po? Now, yung Feast of the Unleavened Bread ay sapagkat sila ay nagtatanim, at kapag nagtanim ka, umaasa ka ng bunga, is signifying what? Yung kanyang burial. Ano po? So, yung pagtatanim, except the seed die. Ano? Ang tawag natin doon ay ano, germination. And then, yung Feast of the First Fruits, naglalarawan ng kanyang resurrection. He is the firstborn. Okay? And then, ano yung ikaapat? Feast of Weeks, which is Pentecost. It symbolizes the, they are looking forward to the coming of the Holy Spirit. Ano? At nangyari yun sa Acts chapter 2. That's number 4. And then, what's number 5?
Feast of the Trumpet. And trumpet will signal His coming. Are you with me? So, mahalaga yon. Siya ngayon ay nasa langit, panahon ngayon ng Holy Spirit, pero at the end of the Holy Spirit age, vis-a-vis the church age, ay darating ang Panginoon that will be signaled by what? The trumpet, okay? Now, lahat yan ay nagpapatunay, number what? Number 6, yung atonement ng ating kaligtasan. Lahat ng ginawa na yon ng Panginoon Jesucristo at ipinangako ng Panginoon Jesucristo ay para sa mga ligtas. Kaya mahalaga yung atonement. And number 7, eh, yung Feast of the Tabernacles. That should remind us that this world is not our home. Kanya yung utos doon sa Old Testament sa mga Jews, ano, na once every year ay kinakailangan silang mag-put up ng tents outside their respective residences to remind them of their 40 years journey in the wilderness, na wala silang sariling tahanan before the Lord brought them to the promised land. Now, punta tayo sa Deuteronomy chapter 16. Sabi ng Bible, 3 times in a year shall all males, lahat ng mga lalaki, must appear before the Lord thy God in the place which he shall choose, sa lugar na i-determina ng Panginoon. Okay? So, throughout their journey, yan po ay nakasaad sa batas. Pero yung tatlong panahon sa loob ng isang taon ay yun ay yung tatlong high sabbats na kinakailangan. Lahat ng mga men ay mag-a-appear before God. When? During the Feast of the Unleavened Bread and during the Feast of the Weeks and during the Feast of the Tabernacles. At ang sabi doon, lahat ng mga men na ito, 3 times in a year, shall not appear before the Lord empty. Hindi sila kinakailangang humarap at hindi dapat humarap sa Panginoon ng walang handog, empty-handed. Bakit? That will be a great insult to God. Ano po? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, siya ang magpapala sa bayan ng Israel. God is their inheritance. Look at verse 17. Every man, all the males, ano po? Every man shall give before, shall not appear before the Lord empty. Kanya, every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord thy God, which he hath given thee. Dito sa talatang ito, sapagkat si Apostle Paul ay isang Jewish person, hindi siya ignorante sa practice na ito, sa utos na ito. Kanya mula dito, nagturo siya na ina-adapt natin sa panahon natin ngayon, the church age, the Holy Spirit age, the New Testament time. Saan natin makikita yan? Of course, pagka sinabi ko sa inyo yung verse, alam na kagad ninyo ang context. Ano? More than any person who is studying the Bible. Okay? Okay? So, buksan natin ang ating Bible sa 1 Corinthians chapter 16. 1 Corinthians chapter 16. All right. Sabi sa 1 Corinthians chapter 16 ay ganito. Now concerning what? The collection for the saints. Underline na niyo po yan. Concerning collection, concerning gathering of offerings. Sabi ng Bible, for the saints.
as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Now notice verse 2. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, ano sabi na Bible? As God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. Bibigyan ko ng trabaho ang ating mga nasa AVP. Can you flash for me in the same frame, yung dalawang verse, Deuteronomy 16:17 at saka itong 1 Corinthians 16:2 na on the same slide. Ano sabi dyan sa verse 3? And when I come, whosoever shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality unto Jerusalem. And it be meet that I go also, they shall go with me. Tayo po ay manatili sa pagkakatayo at tayo po ay manalangin. Ama Banal, maraming salamat po. Lord, bigyan niyo po ako ng karunungan to present to your people your word and what you want us to do as we find the application of these verses from the Old and the New Testament scriptures. Help us to benefit to your glory for our good always and for the growth of many people globally, either by way of salvation or sanctification. Gamitin niyo po kami, for I pray all these things in Christ's most precious name. Amen. Thank you. So, maipa-flash niyo ba yung Deuteronomy 16:17 at saka yung 1 Corinthians 16:2 in one verse? Kukopyahin niyo lang, lagay niyo sa PowerPoint slide. So, hindi ko sinasabing hindi nyo kayang gawin, pero kung ako ang gagawa, ganun lang ang gagawin ko. Alright. So, buksan nyo ang inyong Bible sa Acts chapter 11 and verse 27. Acts chapter 11 and verse 27, ang sabi ng Bible, and in these days came prophets from where? Jerusalem unto Antioch. And there stood up one of them named Agabus, prophets, and signified by the Spirit, at siya ay kinakasihan ng banal na Espiritu, sapagkat New Testament scripture na to, Holy Spirit time, so siya ay puspos ng banal na Espiritu, that there should be great dearth throughout all the world. Yung all the world na yan ay lahat ng nasasakupan ng Roman Empire, which came to pass in the days of Claudius Caesar. Kanya makikita natin na ito po ay part ng history. Kanya kung babalikan ninyo, panahon ni Claudius Caesar ay mayroon pong famine na nangyari, ano, within the scope of the Roman Empire. Look at verse 29. Then the disciples, every man, according to his ability. Hindi ba't pare-parehas ang makikita natin na context from Deuteronomy chapter 16 and verse 17. Every man shall give as he is able. Ang sabi rito sa verse 29, every man according to his ability. Alright? Sa 1 Corinthians 16:2, upon the first day of the week, let everyone, every man of you, lay by him in store, as God hath prospered him according to ability. Sabi ng Bible, verse 29, every man according to his ability determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judea. Okay? Sapagkat meron pong famine, apektado kahit na yung Jerusalem. Which also they did and sent it to the elders, to the
apostles that tarried in Jerusalem, sabi ng Bible, by the hands of Barnabas and Saul. Dito, makikita natin, merong mangyayaring famine ano, throughout the Roman Empire. Kasama dyan ang Judea. Na sabi ng Bible, kinakailangan na ang mga mananampalataya throughout Antioch and Galatia ay maging kabahagi sa pangangailangan. Ano? At ang ginawang mga collectors ay walang iba kung hindi si Paul at saka si Barnabas. Kanya nga, from Acts chapter 11, makikita natin, connect-connect po yung mga talata, 1 Corinthians chapter 16, na minsan, ginagamit lang yung 1 Corinthians chapter 16 and verse 2 pag magtuturo sila ng tithing. Again, walang masama dyan kasi application po yon. Pero kung hahanapan natin ang context, eh yan yung pamamaraan ni Apostle Paul being the collector ng mga relief na ipapadala sa Judea, nag-devise siya ng paraan para maging madali ang koleksyon. At ito yung naisip niya. Naunawaan niyo po mga kapatid. Kanya kung itutuloy natin ang pagbasa sa 1 Corinthians chapter 16 and verse 3, ay ang sabi po rito ay ganito. And when I come, whosoever you shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality unto where? In response to Acts chapter 11. Kasi nga, may pangangailangan. Are you with me? Alright. Kanya ang sabi niya, to bring your liberality unto Jerusalem. And if I be meet that I go also, they shall go with me. Kung ako naman hindi magpapadala ng representative ko, ako mismo ang dadaan dyan at ako mismo ang kokolekta. Kanya sabi niya, now I will come unto you when I shall pass through where? Kanya doon niya kinuha o doon natin makikita yung 2 Corinthians chapter 8. Alright, tingnan ninyo mga kapatid. Sapagkat nasabi rito muna, tuloy natin. Now I will come unto you when I shall pass through Macedonia, for I will do pass by through Macedonia. Talaga naman dadaan ako doon, papunta sa inyo. Alright. And it may be that I will abide, yea, and winter with you, that you may bring me on my journey whithersoever I go. For I will not see you now by the way, but I trust to tarry a while with you, if the Lord permit. But if I will tarry at Ephesus until Pentecost, for a great door and effectual is open unto me, and there are many adversities. Now if Timothy come, see that he may be with you without fear, for he worketh the work of the Lord as I also do. Let no man therefore despise him, but conduct him forth in peace, that he may come unto me, for I look for him with the brethren, as touching our brother Apollos. I greatly desire him to come unto you with the brethren, but his will was not at all to come at this time, but he will come when he shall have convenient time. So meron siya binanggit dito na ibang mga katulong niya to be what? Collectors for the collection of the saints to be brought to Jerusalem. Are you with me? So sabi ni Apostle Paul, baka ako ang dumaan dyan pagkagaling ko sa Macedonia. Alright. 2 Corinthians chapter 8. Okay, kanya. Connect-connect yan. Acts chapter 11. And then 1 Corinthians 16, and then 2 Corinthians chapter 8. You don't take one verse and then expound it the way you want it done. Right. Now,
contextually, ito po yung tinuturo, at kung maghahanap tayo ng aplikasyon sa panahon natin ngayon, eh dapat hanapan naman natin at bigyan naman natin ang justification ng salita ng Diyos para kung mag-apply man tayo, according to doctrine pa rin. Are you with me? Kung meron tayong collection, eh sapagkat meron tayong ina-address na specific need. Are you with me? Pero makikita natin, maraming tinuturo si Apostle Paul dito na later on, ipinakita niya yung grace of giving. Na ang grace of giving, hindi lang dahil merong pangailangan, kundi talagang yun ang ekspresyon ng pag-ibig natin sa Diyos. Maliwanag po ba mga kapatid? Kanya sa Old Testament, bago dumating sa verse 17, Deuteronomy chapter 16, merong utos sa verse 16 na lahat ng mga lalaki ay haharap sa Panginoon 3 times in a year. But not one of them should appear empty-handed because that is a great insult to God. What? Pinagpala kita and then you will come to me empty-handed? Ay, hindi po. Kahit naman sa panahon natin dito ngayon, sino makapagsasabi na walang biyaya ang Panginoon para sa atin? Eh, pagka pinag-usapan kasi ang biyaya, hindi lang naman po pera yan. Hello? Kung hindi ka man pinagpala sa pera, pinagpala ka sa time, buhay ka pa eh. Hello? Kung buhay ka, meron ka maipagkakaloob sa Panginoon. How much of your 24 hours today? Are you with me? At kung hindi man ikaw pinagpala sa pera, pinagpala ka sa time, eh pinagpala ka naman sa talent sapagkat magiging sinungaling ang Panginoon, 1 Peter chapter 4 and verse 10. Ano sabi ng Bible sa 1 Peter chapter 4 and verse 10? Oh, every man hath received the gift. Every man na naman. Walang exempted. Alright? As every man hath received, the word receive, tinanggap mo na, nasa iyo na. Ang alin? The gift. Ang tinutukoy ni Apostle Paul na gift dyan, eh yung mga in-enumerate niya sa Romans chapter 12, Ephesians chapter 4, at Romans chapter 12. Ano po yun? Yung mga spiritual enablings. Kanya nga, by definition, eh dinidefine natin ang spiritual gifts as the special ability that God had given to every saved person after he got saved for him or her to minister to the local church. Kasi kung outside the church context, hindi ibibigay sa iyo ng Panginoon yan. Kasi yung mga talatang yon, 1 Corinthians chapter 12, Ephesians chapter 4, Romans chapter 12, yung spiritual gifts na tinutukoy doon are always in the context of the local church. Hindi ibibigay sa iyo ng Panginoon if you are not connected to the local church. Are you with me? As every man hath received the gift. Anong purpose nun? Kung bakit tayo tinanggap, tumanggap ng gift? Sabi ng Bible, even so, minister the same to one another. Dahil sa gift na yan, merong kang kakayanan to minister to others. Are you with me? That gift is not for yourself alone, but for others to profit withal, so that we could minister to others. At ang sabi ng Bible, as good stewards of the manifold grace of God. Pag sinabing manifold, varied. Hindi yung gift ko, gift din ni Cedric. Magkaiba kami ng gift, magkakaiba tayo ng gift. Pero lahat ng pagkakaiba natin, plano ng Panginoon para tayo bumuo ng isang katawan. Ang isang katawan, binubuo ng maraming bahagi. Kita panlabas at mga bahaging panloob. Wala tayong masasabi na bahagi ng katawan na hindi mahalaga. Lahat ay mahalaga. Kahit na yung nakikita o hindi nakikita. Naunawaan natin mga kapatid. Kanya nga tayo po, hindi lamang dapat maging faithful steward on treasures. Sapagkat maaring wala ka niyan, pero imposible. Hello? Maaring wala ka niyan, pero imposible.
Pero meron kang time at saka talent. Kanya nga sabi ko, kung hindi pa ninyo alam ang iyong specific gift, sapagkat sabi ni Apostle Paul, concerning spiritual gifts, brethren, sa mga mananampalataya, I would not have you ignorant. Ang challenge is, individually, we must discover our respective gifts. So, dito sa church, meron tayo sa ating mga accountability groups na kapag bago kang mananampalataya, you will be asked to take that spiritual gift test. At i-evaluate yon at malalaman mo kung anong kakayanan meron ang banal na espiritu na ipinagkaloob sa iyo para doon ka makapaglingkod sa area na yon. Ang kasabihan, you cannot be a rounded peg in a square hole. It doesn't fit. Porkit ang mga kabarkada mo ay mga choir members, ang ministry mo sa choir na din. Hindi po totoo yun. Naunawaan niyo mga kapatid, hindi porkit magaling kang kumanta o marunong kang kumanta, dapat sa choir ka. Sapagkat ang primary na requirement na gift para makakanta sa choir ay gift of exhortation. Maraming magaling kumanta, humahanga ka, pero hindi nangungusap sa iyo ang Panginoon. Pero merong mga taong hindi magaling kumanta, pero pag kumanta siya, kita mo sa buhay niya ang katotohanan ng mensahe, pinagpapala ka ng Panginoon. That's the gift of exhortation. Are you with me? Gift of teaching. Hindi nangangahulugan na ikaw ay teacher sa labas. Pagdating dito sa church, teacher ka din. Hindi po. Sapagkat ang gift of teaching is the ability to expound the Word of God. Na kapag ka meron kang ipinaliwan, ibinasang konteksto, maipapaliwanag mo at mauunawaan ng mga estudyante mo. Gift of teaching yon. Hindi lahat ng teacher sa labas kayang ipaliwanag ang salita ng Diyos. Are you with me? Kanya, may kanakailang kahit na nga yung gift of giving. Di ba? Merong gift of giving. Hindi nangangahulugan na yung may gift of giving. Mga mayayaman lang. Look at 2 Corinthians chapter 8. Are you with me? Basahin natin. 2 Corinthians chapter 8. Ano ang sabi dyan? Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God. Kanya nga makikita natin dito sa 2 Corinthians chapter 8, ang binibigyan ng emphasis ni Apostle Paul is not the amount of giving but rather the grace of God. Are you with me? Mga kapatid, kung ikaw ay milyonaryo at nakapagbibigay ka ng 100,000 sa gawain, hindi po manifestation ng grace of God yun. Natural lang na i-expect ko sa iyo yun. Milyonaryo ka eh. Pero sa mga mananampalataya ng Macedonia, hindi mo pwedeng i-equate ang great trial of affliction to the abundance of their joy. Cannot be. Hello? It doesn't fit the equation. At ang sabi ng Bible, yung kanilang deep poverty abounded to the riches of their liberality. Mahihirap sila pero mga cheerful giver sila. Kanya makita natin, itong paradox na ito ay nagpapahayag ng biyaya ng Panginoon. Are you with me? Kanya kung tayo ay magbibigay sa gawain ng Panginoon, siguraduhin natin, mayaman ka man o mahirap, magrepresenta ang pagbibigay natin sa Panginoon ng biyaya ng Panginoon. Like in the Old Testament, I don't want every man to appear before me empty-handed because before I commanded that, I blessed you. Sapagkat kapag ikaw ay humarap sa akin empty-handed, you are insulting me, saying as if I did not bless you. Are you with me? Kanya nga, I do you to wit what? The grace of God. Magiging unfair ang Panginoon to Cedric kapag ka ako na judge na ako ay cheerful giver, na nakapagbibigay ako ng 100,000 pesos sa aking weekly offering at si Cedric ay 10,000 lang ang nabibigay. Hindi sa amount tayo nagbabatay, kundi ang sabi ng Bible,
proportionate to what he received. Proportionate to what I receive. Are you with me? Kanya nga po makikita natin, ang tithing sa panahon natin ngayon is equal giving. Kung ang nag-earn ng 1 million, magbibigay ng 10%, magkano ang kanyang tithes? 100,000 pesos. Yung kumita ng 10,000 pesos, magbibigay ng tithes niya. Magkano ang tithes niya? 1,000 pesos. Alam niyo mga kapatid, kung tatingnan natin yung amount, 100,000 to 1,000 pesos, parang mas malaki ang ibinigay ng 100,000. Pero no, tithing is equal giving based on what you proportionally receive from the Lord. Are you with me? Equal giving po yun. Kanya kung i-judge ko si Cedric na nagbigay siya ng 10,000 pesos sapagkat ang earning niya ay 100,000 pesos at ako nagbigay ng 100,000 pesos sapagkat ang aking income ay 1 million pesos, hello, parehas kami ng giving. Kung dadagdagan niya ng piso, 10,000 pesos, mas giver siya kaysa sa akin. Naintindihan niyo mga kapatid? Kahit na 100,000 ang ibinigay ko, nauunawaan po ba ninyo yan, mga kapatid? Eh, dapat maging parehas tayo sa hatol. Kung magre-recognize tayo ng cheerful giver. Are you with me? Kanya nga, ang sinasabi ko rito, basahin natin. Look at verse 3. For to their power I bear record, yea, and beyond their power, they were what? Willing of themselves. Kanya nga, ang unang hinahanap ng Panginoon sa mga generous, cheerful givers, mga faithful stewards of God, ay yung willingness. Are you with me? All throughout 2 Corinthians chapter 8, common na common yung salitang willingness. Bakit mahalaga yung willingness? Kasi kung walang willingness, wala namang makakakuha ng pera sa pitaka mo at makakakuha ng pera sa bangko mo eh. Kung hindi mo ibibigay yan, may makakakuha ba niyan? Na tao? Wala! Naunawaan niyo mga kapatid, kanya ang mahalaga, willingness. Mamaya, madadaanan pa natin yan. Sabi ng Bible, but beyond their power. Kung titignan namin ang kakayanan nila makapagbigay, eh walang wala talaga. Pero sila ay willing na mag-participate doon sa program sa Acts chapter 11 and verse 20. Mahihirap din sila, pero gusto nila maging kabahagi to the ministering of the saints. Ano sabi dyan? Verse 4. Praying us with much entreaty that we would what? Receive the gift and take upon us the fellowship of the, underline na nyo ito sa inyong Bible, ministering to the saints. Sapagkat ang purpose nang gagaling sa Acts chapter 11. Are you with me? Kinakailangan mag-minister doon sa mga greatly affected of the dearth in the Judean region, particularly sa Jerusalem. Are you with me? Kanya nga si Apostle Paul at saka si Barnabas naging collector for this ministering to the saints. Are you with me? Hindi na trabaho ni Paul. Pero dapagat siya ay itinerant, sapagat ikaw naman ay nakakaikot sa lahat ng mga churches, ikaw na ang maging mag-spearhead ng collection for the ministering to the saints. Maliwanag po ba mga kapatid? Alright, look at verse 5. And this they did, not as we hoped. Ginawa nila ito, hindi ayon sa aming inaasahan, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Ito'y mga mananampalataya na nakakaunawa ng plano ng Panginoon for the body of Christ. Are you with me? Nasabi ng Bible, hindi namin inaasahan na magagawa nila, pero first, una sa lahat,
ibinigay nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid na kapag ibinigay mo na ang sarili mo sa Panginoon, wala nang hindi ka maibibigay para sa gawain ng Panginoon. First, gave their own selves to the Lord. Hindi lang to the Lord and unto us. Yung nasa ministry of collection. Sapagkat kung hindi nila ibinigay ang nararapat para sa gawain ng Panginoon, anong makukolekta namin? Anong madadala namin sa Jerusalem? Naunawaan niyo mga kapatid, kaya dapat magbigay tayo ng mayroong pagkaalam sa kalooban ng Panginoon. Now, look at verse 6. In so much that we desired Titus, that as he had begun, so he would also finish in you the same grace also. Therefore, as you abound in where? Everything. Sabi ng Bible, God has blessed us with all things in heavenly places. That is Ephesians chapter 1 and verse 3. Ang sabi ng Bible, blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual things in heavenly places. Sabi ng Bible, as we abound in everything. Nasa langit na ba tayo? Wala pa. Pero kahit na natin dito pa tayo sa lupa, meron na tayong pag-asa na mga tatanggapin natin dun sa langit. Kung sa langit meron tayong inaasahan, hello, ano sa palagay nyo? Paghihirapin tayo ng Panginoon habang natin dito sa lupa? Eh, hindi po totoo yun. Magiging unfair ang Panginoon. Eh, mas gusto ko nang mamatay para langit na ako. Ayoko nang, gusto ko nang i-short circuit ang proseso. Kung walang blessing dito sa lupa, naunawaan nyo mga kapatid? Again, basahin natin John chapter 10 and verse 10. John chapter 10 and verse 10. Ano sabi ng Bible? The thief cometh not but for to what? To steal, to kill, and to destroy. Saan niyang gawain ng kaaway ng diablo na tayo ay mananakawan, papatayin, at tayo ay i-render useless or unprofitable to God? Sa langit ba yan o dito sa sanlibutan? Saan? Mananakawan ba tayo ng diablo sa langit? Aba hindi na. Kaya pa ba niya tayong patayin doon? May eternal life na tayo doon eh. Marerender ba niya tayo useless? No! Kanya nga, yung pangako ng Panginoon on the second part, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Saan yun? Sa langit o dito? Abay, primarily dito sa lupa, mga kapatid. Pangako yan ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Are you with me? Kanya ang sabi ni Apostle Paul, as you abound in everything. Say everything. Therefore, as you abound in everything, maraming mga material na bagay at saka spiritual sama-sama, also in faith. Ano yung faith? Yung paglago natin sa kaalaman, at habang tayo ay lumalago sa kaalaman, eh tayo ay lumalago sa pananampalataya sa Panginoon. In faith. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. And in utterance. Pag sinabing utterance, ito yung mga declaration natin of who God is and who God is to us. Are you with me? Kung sinasabi natin na anak tayo ng Diyos, abay mayaman ng Diyos mga kapatid. Maaring hindi tayo maging kasing yaman ng mga mayayamang mga tao na pwede nating ituran sa mga oras na ito. Pero mga kapatid, dapat hindi naman tayo sobrang hirap na talagang ituturing tayong mga yagit dito sa sanlibutan. Hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon sa ating mga pangailangan at sa lahat ng mga ninanasa natin sa ating buhay. So far, may bahay ka, nakapagpapa-improve ka pa ng bahay. Meron ka pang sasakyan. Nangangarap ka pa ng mas bagong sasakyan. Are you with me? In faith, in utterance, in knowledge,
Kanya nga makita natin mga kapatid, pag sinabing knowledge, couple dyan ng wisdom and understanding. Knowledge, wisdom, and understanding. And in all diligence. Dapat ang mga mananampalataya masikap. Masikap na ginagampanan ang kalooban ng Panginoon. At ang sabi ng Bible, and in your love to us, gave themselves to the Lord and to us. As you abound in everything, heavenly and earthly things, in faith, in utterance, in knowledge, and in all diligence, and in your love to us, underline this on your Bible. See that you abound where? In this grace also. Ano yun? Yung I do you to wit of the grace. The ability to give what? Cheerfully, generously, in faithful stewardship. Grace po yun, mga kapatid. Walang binabanggit na amount doon. Walang sinasabing magbigay ka ng million to qualify sa mga taong tinutura ni Apostle Paul. Are you with me? Ang mahalaga, mamanifest sa'yo the grace of God. Ano ba ang grace of God? Sabi ko nga sa inyo, kung ikaw ay kumikita ng milyon at ikaw ay makapagbibigay ng 100,000 piso, hello, natural lang na kaya mo yon. It is not a manifestation of God's grace. Pero kung ako makapagbibigay ng 50% of my income, gayong ako'y mahirap at meron ding pangangailangan na pansarili, eh biyaya ng Panginoon yon. Para higit kong makita at magampanan ang pangangailangan ng iba, higit sa aking pangangailangan. Are you with me? In this church, maraming mga nag-e-exercise ng grace of giving. Kanya nga sabi ni Apostle Paul, I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others. Hindi ko ito ipinag-uutos, pero ito, eh sinasabi ko na kung may nakagawa, eh ba ay kaya nyo rin. Ang kinakausap niya ay yung mga mananampalataya sa Corinto na ang kanyang ipinagmamalaki ay yung nagawa ng mga Macedonian believers. Are you with me? Kanya sinasabi niya, kung nagawa nila, aba, eh mas lalong magagawa ninyo kasi mas mayaman kayo sa kanila. Kanya lang, kung kayo ay magbibigay, eh ito po dapat ang motivation. To prove the sincerity of your love. You may be the biggest giver in the entire world, pero without the love of God flowing through your heart, eh mga kapatid, hindi rin po tatanggapin ng Panginoon yan. Prove the sincerity of your love. Alam niyo mga kapatid, kung hindi ko man kukunin ang support ko from February to July, mauuwi yun sa offering ko eh. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Na kung hindi ko yun kukunin, mauuwi yun sa offering ko at yan ang manifestasyon ng pag-ibig ko sa church na ito. May binabayaran po akong 43,000 pesos a month para sa kotse ko. Naunawaan niyo mga kapatid, 3 taon na mahigit ngayon. Kanya, less than 2 years na lang, akin na yun. Naunawaan niyo mga kapatid, kailanman hindi pa ako pinagkulang ng Panginoon. Pero kung ako'y pagpapalain pa ng Panginoon, eh magbibigay pa ako sapagkat yan ang dikta ng pag-ibig ko sa Panginoon at sa gawain pinagkatiwala niya sa akin. Are you with me? Kanya kung sasabihin na hindi ako tumatanggap because I want to deprive you of the ability to be blessed by God or the opportunity to be blessed by God, eh mga kapatid, saan mo ako ilalagay? Ang sabi ng Bible, I need to prove the sincerity of my love for this church. Scripture din to. Hindi
ko tinatanggihan, akin na yun, support ko na yun eh. Galing na sa inyo yun mga kapatid eh. Pero kung hindi ko man tanggapin, it's because that is the manifestation of my love for this church. Pag sinabi kong, there is nothing that I cannot do and give for this church, is because that's how big is my heart for God and His ministry. Prove the sincerity of your love. Look at verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might be rich. Alam niyo kung ginawa ng Panginoon sa Kristo yan, na He left the splendor of heaven, the riches that He has, He became poor para bigyan gawin tayong mga mayayaman. Eh alam niyo mga kapatid, eh pwede ring i-require ng Panginoon sa atin yan eh. Be poor for Him so that we could enrich others. I said, be poor so that you can enrich others. Huwag nating kakalimutan na we are here for others. Kanya pagka binaliktad natin ang priority of service, eh uunahin natin ang ating sarili higit sa iba. Pero mga kapatid, inuna ng Panginoon tayo. Iniwanan niya ang kanyang kayamanan sa langit so that through His poverty, we might be rich. Look at verse 10. And herein I give my advice. Hindi ko utos, pero pwede nating gawin sapagkat nagawa ng iba. Are you with me? May nakagawa ba? Eh, kung walang record, eh, wag nating gawin. Eh, may record eh. Na yung mga mahirap, nagawa yun sa biyaya ng Panginoon. Are you with me? Kanya, kung hindi niya ipinag-uutos dahil sa merong nakagawa, ano sabi niya? Herein I give my advice. Hindi pa rin kuman. Ano pagkakaiba ng advice o kuman? Eh, yung advice, eh, nasa yun kung susundin mo. Okay? So, sabi ni Apostle Paul, here is my advice. For this is expedient for you. Mahalaga to para sa inyo. Ito yung advice ko. Who hath begun before not only to do but also to be forward a year ago. Sapagkat this has something to do with the commitment of the ministering to the saints which are at Judea. Ang mga taga-Korinto, eh meron ng commitment long overdue. 1 year na lumipas. As sinasabi ni Apostle Paul, naunahan pa kayo ng mga Macedonian churches. Remember, sabi niya sa 1 Corinthians chapter 16, bago ako pumunta dyan, dadaan ako sa Macedonia. Are you with me? Kanya, nakuha na muna niya. Di ba, ibinigay na, ipinagpipilitan ng mga Macedonian churches. At nung makuha niya yon, papunta na siya sa Corinth. Kanya, ang sabi niya rito, na kayo, eh dapat maging handa pagdating ko dyan. Sapagkat yung commitment niyo, eh 1 year overdue na. Now, therefore, perform the doing of it. I-honor niyo yung inyong commitment. That as there was a readiness to will, sapagkat nung nagbigay kayo ng commitment, di ko naman pinilipit ang braso nyo eh. It was your individual desire to minister to the saints. Are you with me? Kanya nga dito, nagpapasalamat ako sa Panginoon na yung commitment natin, every time, ang batting average natin, pag meron tayong commitment at meron deadline, ang pumapasok before and during the deadline ay 90% above pataas. Ganyan kataas ang performance natin pagdating sa commitment. Bakit? Maliwanag naman sa atin eh, na tayo hindi gumawa ng commitment para i-curse ng Panginoon. Gumawa tayo ng commitment para tayo
pagpalain ng Panginoon. Are you with me? Kanya sabi rito, there must be first, now therefore, perform the doing of it, that there was a readiness to will, so that there may be a performance also out of that which you have. Out, readiness to will, meron kayong desire na makatulong, at ang sabi ng Bible, yung desire na yon must be translated into action, performance, at ang sabi ng Bible, out of that which you have. Pakiguhitan nyo nga sa inyong Bible yan. Out of that which you have. Mula sa kung ano ang meron kayo ngayon. Hindi sinabi ni Apostle Pablo na kung ano ang magkakaroon kayo. Ang sabi ng Bible, kung ano ang meron kayo ngayon. Hindi ba't kung ang pag-aaral natin ng Bible dapat consistent, tuloy-tuloy, continuously, walang contradiction. Paki-flash nga yung dalawang verses. Ano sabi ng Bible? Yung dalawang verses. Sabi doon, as you are able, according to the blessing of the Lord your God, which He hath given you. Tanong, nasa iyo na o wala pa? Nasa iyo na, binigay na. Sabi ni Apostle Paul, out of which that you have. As sabi ng Bible sa New Testament, 1 Corinthians chapter 16 and verse 2, upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store as God hath prospered him. Meron na o wala pa? Meron na. Kanya, hindi ako naniniwala sa faith promise giving. Hindi mo pwedeng ipangako ang anumang bagay na wala pa sa iyo, sapagkat kahit nga buhay mo bukas, hindi mo kayang ipangako . Yung tatanggapin mo pa sa susunod na isang buwan? Kanya kung nagko-commit tayo sa biyaya ng Panginoon, yung biyaya na inaasahan natin, ito yung mga bagay na dahil meron kang susweldohin on monthly basis. Meron kang remittances on a monthly basis. Are you with me? Meron kang projected income mula sa iyong retail store. Hindi ka nangangako na sana bigyan ako ng Panginoon ng 10 milyon. Imposible yata yun. Kanya kung magkukumit tayo sa Panginoon, yung mga bagay na hindi pa natin tinatanggap, pero regular na inaasahan natin mula sa Panginoon. Kasi may trabaho ka, may income ka regular. Naunawaan niyo mga kapatid? Kanya dito, kung tayo ay pagpapalain ng Panginoon ng special blessing, unexpected blessing, wala kang ipinapanalangin pangailangan, wala kang pinaglalaanan, meron dumating na unexpected. Pag sinabing unexpected, hindi mo inaasahan. Aba, ang dapat nating priority ay hindi sa akin to, para to sa iba. Are you with me? Wala naman akong pinaglalaanan . Wala naman akong bayarin. Wala naman akong sakit para ako ay magpagamot. Wala talaga . Basta ito dumating nang hindi ko inaasahan. Aba, hindi para sa iyo yan. Hindi mo kailangan . Para kanino yan? Para sa iba. Alam niyo kung bakit ako ganito ngayon? Sapagkat binata pa po ako, hindi nyo na kayang baguhin ang mentalidad ko. Pagka natugunan ko na ang pangangailangan ko, anuman ang natitira, hindi na para sa akin, para na yan sa iba. How can you beat that? That's a lifestyle. Are you with me? Mga kapatid, bakit ako mag-iisip ng bahay? May bahay ako ngayon. Bakit ako mag-iisip ng sasakyan? Dalawa ang sasakyan ko. Ba't ako mag-iisip ng maraming bagay? Kanya kung anuman ang meron na ako ngayon, hindi ko na kinakailangan doblihin yun. Ipinamimigay ko pa nga yung sobra sa akin . Are you with me? Alam niyo ba mga kapatid, yung dalawang sasakyan, isang 2007 na Innova at saka isang 2019 na Terra, alam niyo ba mga kapatid, dalawa pa lang yan ha? Dalawa pa lang yan. Yung Terra nabubulok, yung Innova nabubulok dahil hindi nagagamit .
Kaya noon pa kung hindi talaga may planong si Diyos ang bumukod, kinakailangan niya ng sasakyan, natagal ko nang ibinenta at binigay ko na sa gawain ng Panginoon. Are you with me? Kesa makita ko na talagang pag may pumasok na pusa sa bakod namin at maswerteng pumasok sa hood ng Innova, abay pambihira, wasak-wasak ang sasakyan eh. Bakit? Kasi tatlong Doberman ang pupunta sa ilalim, tatanggalin ng fuel line, puputulin ng tubo ng aircon. Hello? Alam niyo ang nangyari? Ang tagal na hindi ko nagamit ang Innova. Bakit? Putol ang fuel line, putol ang air conditioning pipeline. Ngayon, aba mga kapatid, dahil nakabilad sa araw, ulanan, arawan, aba yung oxidation ng pintura, sabi ko kay Josam, kung gusto mong bumalik sa dati yan, siguro mga 20 mil, mapapahilamusan yan. Sabi ni Josam, what? Gagastos ako ng 20,000? Pagtsatsagaan ko nalang ganyan yan, basta tumatakbo yan. Kanya nga pati sa insurance, pati sa ano sa registration, hindi ko na i-register ng 1.5 years kasama yung taon na ito, 2.5 years. Ala, ang binayaran ko ata sa LTO diyan 5,000 mahigit, Brother Jojo. Kanya yung sinasabi mo 100 ang penalty sa ano, hindi po kalahati ng registration. Kung ang registration niya na 2,000 kalahati no ng penalty, 2.5 years. Kanya ang computation sa akin, 5,000, mas mahal pa sa registration ng Terra. Ang Terra, kanya umabot ng 4,000 sapagkat may penalty akong binayaran na hindi ni-register ng Mantrade. Sa pangako nilang 3,000 na libre. Kanya pupunta ako sa Mantrade, sisingilin ko sila na binayad kong penalty. Naintindihan niyo mga kapatid? Yan ang prinsipyo ko. Na pag natugunan na ang aking pangailangan, ang sobra dyan para na sa iba. If there be first a willing mind, it is acceptable according to the man hath. Look at the second part. And not according to that he hath not. Hindi mo pwedeng ipangako yung wala pa sa iyo. Ang tinatanggap ng Panginoon, bago ka mangako ng inaasahan mo na pagpapalain kita, presumptuous nga yan eh. Sabi ng Bible, sabi natin, may kasabihan na huwag ka magbibilang ng sisyo na hindi pa napipisa ang itlog. Sa Panginoon, ang tawag niya dyan, presumptuous sin. Nandoon yan sa James chapter 4, na huwag mo sasabihin na magkita tayo sa ganitong araw, sa ganitong lugar, we will do business, kikita tayo, at tayo ay magpa-prosper. Sabi ni James, huwag yun ang sabihin nyo. Ang sabihin nyo, kung mamarapati ng Panginoon, ito ang gagawin natin. At nawa makasumpong tayo ng biyaya sa Panginoon na pagpalain niya ang pagkapagal ng ating katawa, ng ating kamay. Naniniwala po ba kayo dyan? Kanya yung tinatawag na hindi mo pa tinatanggap, na ipapangako mo na, presumptuous sin po yun mga kapatid. Kanya ayaw ng Panginoon yung utang-utang sa mga kapatiran. Bakit? Kasi ang ipinapangako mo, pagka natanggap ko na yung mula sa Panginoon, babayaran kita. Wala pa sa iyo yun na ipangako mo na. Kasalanan po yun. Are you with me? Kanya ang law ng economy, hindi ka dapat gumastos ng higit sa nasa iyo. Over your income, more than your income. Naunawaan niyo mga kapatid, sapagkat kapag gagastos ka ng higit sa kinikita mo, abay mababaong ka sa utang. Sabi ng Bible, verse 13, for I mean not that other men be is and you burdened, but by an equality that now at this time, this present situation, your abundance may be a supply to their want. Abundance, surplus, may be a supply to their want. Lacking. Kanya, may ibang area na tayo ay sumasagana at sa ibang area naman, ang iba ay nagkukulang.
Kanya sabi ng Bible, to balance it, that their abundance, yung sobra ng iba sa ibang sitwasyon, eh makatugon din naman sa iyong pangangailangan sa oras na ito. Bakit? Sapagkat hindi lahat tayo kompleto. Are you with me? Lahat tayo may pangangailangan. Kanina, nabanggit ko yung barter. Alright? May itlog ako. May bigas ka. Magpalitan tayo ng commodity. In the beginning, ganun ang simula. Wala pang pera. Naunawaan niyo mga kapatid. Are you with me? Alright. So, ang sabi dyan, that there may be what? Equality. What's the word? Equality. As it is written, he that gathered much had nothing over, and he that gathered little had no lack. Ang rule ng equality, mga kapatid, eh wala dapat na masyadong napakataas ng kanyang kalalagayan sa ekonomiya at mayroong naiiwanan dito sa ilalim. Are you with me? In the context of the local church, that must not be. I again repeat it, in the context of the local church, wala dapat sino man sa atin na nandito dito sa taas at merong may iwanan dito sa ilalim. Are you with me? Kasi nasa na equality ron. Yun ang tinuturo ni Apostle Paul. Are you with me? But thanks be to God, which put the same earnest care in the heart of Titus for you. Kasama niya sa ministry of collection for the ministry of the saints. For indeed, he accepted the exhortation, but being more forward of his own accord, he went unto you. And we have sent him the brother whose praise is in the gospel throughout all the churches, and not that only, but who was also chosen of the churches, ano sabi diyan? To travel with us with this grace which is administered by us to the glory of the same Lord and the declaration of a ready mind. Avoiding this, that no man should blame us in this abundance which is administered by us, providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. Alam niyo ba mga kapatid, pagka-handling ng finances, whether local at saka sa ministry ni Apostle Paul, dito sa sulat niya na ito, ang sabi ng Bible, kinakailangan yung integrity by way of honesty, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. Bakit dumating sa panahon natin na ang konsepto ng mga hindi mananampalataya, na ang religious groups, e business? Mga kapatid, kung kayo may Facebook, nababasa nyo naman yung mga prosperity gospel preachers, ang pinakamayayaman. May mga sariling private plane, may mga naglalakihang mansyon, napakarami ng mga ari-arian to their name, pero ang mga members nila, mga naghihirap. Kanya yung prosperity gospel, ginagamit yung kahirapan ng mga tao to get their wealth at para sila magpayaman. Alam niyo mga kapatid, hindi yan makikita sa ministry ni Apostle Paul. Sapagkat ang sabi niya, we provide integrity by way of honesty, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. Kanya nga ang tanong lang mga kapatid, listen to me and I beg your indulgence. If Christ is to walk on earth this time, our time, and we can behold Him, will He driving Toyota Land Cruiser and go on visitation? Pumasok lang sa isip ko.
Eh kung ang sagot dyan, mga kapatid, ay hindi. Eh ano naman ang karapatan ko na mabuhay ng higit sa inaasahan kong gagawin ni Kristo kung siya ay nasa sanlibutan ito ngayon? Naunawaan niyo ba ako, mga kapatid? Do you really understand me? By way of scripture. Whether any do inquire, and we have sent up, ano sabi diyan? Anong verse ako natapos kanina? 23. Whether any do inquire of Titus, he is my partner and fellow helper concerning you. Or our brethren be inquired of, they are the messengers of the churches. Pag sinabing messengers, hindi lang nagdadala ng magandang balita, kundi yung ministry nila ng collection for the saints. And the glory of Christ, wherefore, show ye to them and before the churches the proof of your love. Show before them and before the churches the proof of your love and of our boasting on your behalf. As sinusulatan ay ang Corinth, ipinagmamalaki namin kayo. Pagdaan namin sa Macedonia, ipinagmamalaki namin kayo. Na kayo ay merong commitment na kukolektahin namin 1 year overdue. Kanya na hamon ng mga taga Macedonia. Kanya pagdating sa chapter 9, for us touching, what's the price again? What's the price again? Ministering to the saints. Remember, connect yan. Acts 11, 1 Corinthians 16, 2 Corinthians chapter 8, 2 Corinthians chapter 9. Ano sabi ni Apostle Paul? For us touching the ministering to the saints, collecting for the need in Jerusalem, it is superfluous for me to write to you, necessary, for I know the forwardness of your mind. May commitment kayo 1 year ago, for which I boast of you. Kanino? Look at your Bible. To them of Macedonia. Chapter 8. Kanya nagkaroon ng ganong exercise of the grace of giving ang mga mananampalataya sa Macedonian churches na mas mahirap pa kaysa sa mga taga-Corinto. Bakit? Na-challenge sila eh. Are you with me? Ano sabi doon? For which I boast of you. Ipinagmamalaki ko yo. Saan? To them that of Macedonia, that Achaia, Corinth, was ready a year ago. And your zeal had provoked very many. Marami ang nahamon sa inyo kahit na ang mga mahihirap sa Macedonia. Yet, I have sent the brethren, lest our boasting of you should be in vain in this behalf, that as I said, you may be ready. Kanya nga, hindi pa ako dumarating dyan, nagpadala na ako ng advance emissary, binabanggit niya si Titus. Na kayo, bago ako maging dumating dyan, eh maging ready na, sabi ni Apostle Paul, lest our boasting of you should be in vain in this behalf. Kasi pinagmamalaki namin kayo, nahamon tong mga mas mamahirap kaysa sa inyo. Pero pagdating namin dyan, hindi pa pala kayo handa. Ano sabi ni Apostle Paul? Less happily. Ito kasi ang pwedeng mangyari. Dahil ipinagmamalaki namin kayo, baka yung mga taga Macedonia eh sumama sa akin. Kanya huwag kayong kukuha ng one text and then i-apply nyo sa kung ano yung gusto nyo. Ito yung context. Bakit may prove the sincerity of your love? Kasi out of love, out of this grace, nakapagbigay ang Macedonia dahil na-challenge sa inyo, ngayon, baka sumama sila para gusto nilang makilala kayo. Yet, have I sent the brethren, lest
our boasting of you, of the churches in Achaia, Corinth, should be in vain in this behalf, that, as I have said, you may be ready. Why? Lest haply, by chance, if they of Macedonia come with me, and what? Find you unprepared. Kanya nga yung 1 Corinthians 16, verse 2, yung dalawang verses, ano sabi doon? Ano sabi diyan? That there be no gatherings when I come. Nakuha niyo yung context? Para pagdating ko diyan, hindi tayo mangungulekta, madadatnan ko na yung inihanda ninyo na commitment na ninyo 1 year ago pa. Are you with me? Therefore, I thought it necessary to exhort the brethren that they would go before unto you and that make up beforehand your bounty, your commitment, your offering. Kanya nga minarapat ko magpadala ng advance emissary whereof you had noticed before that the same might be ready as a matter of what? Bounty and not of covetousness. I mean, nagbigay na naman pala eh. Di, hindi na rin kami magbibigay. Are you with me? Kanya nga pag sinabing as a matter of bounty, pag sinabing bounty, kaya nyo, nasa inyo na. Are you with me? As a matter of bounty, not as a matter of what? Covetousness. Kinumit nyo yan eh. Hindi na yan sa inyo. Yan ay para na sa iba. Kung yan ay ikinumit mo, wala na dapat sa pitaka mo yan. Kanya nga yung offering natin, bago dumating yung linggo, dapat nakabukod na. Kanya dapat kumuha yun ng additional na mga offering envelopes and opening slips na para bago kayo dumating dito, nakabukod na, nakatalaga kasi ang sabi ng Bible eh. Every week, are you with me? Hindi yung kung kailan offering, eh dito pa naman sa pag-offering natin, ang offering after the service. Na-offend ka, meron kang karapatan ngayon na sinasabi mo, nabawasan yung offering ko, na-offend ako, pinatamaan ako ni Pastor eh. Pero kung yan eh nakahanda na, nakabukod na, hindi na nakasama sa pitaka mo, abay ma-offend ka man, eh naibigay mo pa rin sa offering, eh, yan nga lang, gusot-gusot na, basag na yung salamin. Naunawaan niyo ako mga kapatid? Eh, maintindihan natin ang scripture. Are you with me? Not as a matter of bounty and not as of covetousness. Kasi nga ang pagbibigay is a matter of love. Are you with me? Yan ang kaibahan. Look at verse 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Verse 6 is a farming principle. Of course, mas marami kang tinanim, mas marami kang aasahan na aanihin. Pero, ang sinasabi rito mga kapatid, by principle, ang sinasabi ng Bible, kung marami ang ipinagkatiwala sa iyo, marami din ang inaasahan mula sa iyo. Luke chapter 12 or Luke chapter 16, if I am not mistaken. Much is given, much is required. Look at verse 7. Every man, not also according to his ability, but every man according as he purposeth in his heart. Una, magbibigay tayo bawat isa according to what we have received from the Lord. Number two, according as we purpose in his heart. Pag sinabing purpose of heart, it's a matter of love. Kanya hindi tinatanggap ng hindi tinitingnan ng Panginoon yung amount of money in the envelope, but the amount of love that goes with the giving. Are you with me? Kasi mga kapatid, kung hindi, aba,
yung nagbigay ng dalawang lepta na widow woman sa temple at yung mga mayayaman na nagbigay out of their what? Sabi ng Bible, sobra lang eh. Ang Panginoon Jesucristo nagsabi, sobra lang, parang nag-tip lang sila. Aba, mas binigyan ng Panginoon ng commendation yung nagbigay ng dalawang lepta eh. Sapagkat kung titignan natin, yung amount of love ay nakabatay sa amount na natira sa iyo. May natira ba doon sa widow woman? Wala. Karamihan ng pagbibigay natin, mga kapatid, tip lang. Kasi hindi naman tayo nasasaktan. Kanya pag tayo ay nagbigay, dapat kung may pag-ibigyan, eh merong involved na sakripisyo accrued to the object of our love. Bakit tayo nagsasakripisyo? Eh si Kristo ata ang issue. Si Kristo ang una nagsakripisyo para sa atin. Kung si Kristo nagsakripisyo para sa atin, hindi imposible na tayo ay utusan din o naisin din ng Panginoon na magsakripisyo para sa Kanya. Every man, according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly. Huwag kang mareklamo. Bakit parating ako na lang? Alam niyo mga kapatid, kung hanggang sa pagdating ng Panginoon, ako ang parating inaasahan ng Panginoon, isa sa parating inaasahan ng Panginoon sa pangailangan ng gawain ng Panginoon, I don't mind. Bakit? Sapagkat wala naman ako ibibigay kung hindi niya ako pagpapalain. I don't mind Him blessing me and I don't mind me giving every time. Are you with me? Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Hindi niya tayo hihingan ng anuman nang hindi niya ibinigay muna para sa atin. Kasi kung hindi niya tayo pagpapalain, ano ibibigay natin? Kanya, I don't mind Him blessing me and I'm giving every time. Are you with me? Kung yun ang process ng Panginoon, so be it till He comes. Sabi ng Bible, not grudgingly or of necessity. Ang tanong ko, pag dumating tayo sa period na lahat ng property na gusto nating bilhin, nabili na natin. Lahat ng building na dapat ipatayo, na ipatayo na natin. Lahat ng equipment na kailangan natin, nandiyan na sa atin. Lahat ng mga pangangailangan ng bawat isa, nasa sa atin na. Yun ba ang panahon para tayo tumigil sa pagbibigay? Hindi po. Kailan tayo titigil sa pagbibigay? Titigil lamang tayo sa pagbibigay pag tumigil na ang Panginoon sa pagpapala sa atin. So far, hindi pa naman tumitigil ang Panginoon sa pagpapala sa atin. Parati pang sumusobra eh. Are you with me? Kanya dapat, throughout the years, lumalago ang ating giving. Dumating sa period ng aking pagbibigay sa gawain ng Panginoon, prior to me buying a brand new car, dumating sa at least 3 years, 100% na tinatanggap ko regularly from this church, ibinabalik ko in tithes and offerings. Are you with me? Kanya nung kumuha ako ng sasakyan, ang commitment ko sa church na ito, hindi ko na kayang ibigay ang 100%. Bakit? Sapagkat meron na akong binabayaran. Kanya yung unang commitment ko, sabi ko, 20%. I'll start with 20%. Nagbibigay ako ng 20% ng hamunin ko ang church dahil meron tayong gustong upahan na additional facilities. Nagkwenta-kwenta ako, sabi ko, kung madodoble pala natin ang offering natin for the past year, that's how you make budget. Batay dun sa ano yung naging income last year, fixed expenses, dagdagan natin ng kaunti, that's the budget. Are you with me? Kaya sabi ko, kung dodoblihin pala natin ang ating offering, kaya nating upahan eh. Nagbibigay na ako ng 20%. Sabi ko, doblihin. Kanya, hindi ba natatapos yung taon, nag 40% na ako. Kanya, 40% ay binibigay ko ngayon eh. Are you with me? Are you with me? Hindi po pwede mag-challenge ako rito ng pagbibigay nang hindi ko ginagawa ang pagbibigay. Maraming mga pastor, sina-challenge ang mga miyembro magbigay pero sila hindi nagbibigay. That's hypocrisy. 40% sa ngayon ang ibinibigay ko. Sa totoo lang, mula February, kung tama ang record na hindi ako kumukuha from February to June, probably hanggang July
this month. Eh mga kapatid, bumalik ako sa 100%. Are you with me? Kasi yung hindi ko pagkuha, kino-convert yun sa offering ko sa church na ito eh. Are you with me? Are you with me? Kung hindi ko masingil, hindi maibalik sa akin, I don't mind. Pex man, cross my heart, mamatay man siya. I don't mind. Sinasabi ko lang para maintindihan ninyo ang sitwasyon ko na ako nagsasakripisyo, mga kapatid. Hindi ko kayo tina-challenge mag-sacrifice na hindi akong unang nag-sacrifice. Are you with me? Or of necessity, hindi dahil may pangalan, for God loveth a what? Cheerful. Pag sinabing cheerful, hilarious. Masayang nagbibigay. And God is able to make all grace abound toward you. Ano yung all grace? More than grace of giving, marami pang biyaya ang Panginoon, earthly and heavenly. Sabi ng Bible, kayang gawin niya ng Panginoon sa inyo, sa atin. Naniniwala ba kayo dyan, mga kapatid? Yung abundant life, kayang i-manifest ng Panginoon sa bawat isa sa atin? O igawin natin yung sinasabi niya ritong hamon, na hindi nga niya utos, mungkahi, advice. Kanya, mga kapatid, kahit na nagsabi ako sa inyo last week, na ano, papayagan niyo ba ako na tignan ko ang mga individual offerings ninyo na hindi ko ginawa since the inception of Metro Laguna Baptist Church? Sapagkat talaga natcha-challenge ako na nagbibigay ba ito ng tama? Alam niyo mga kapatid, mas gusto ko magtiwala kaysa maghinala. Mas gusto ko magtiwala na kayo ay sumusunod sa Panginoon sa kung ano tinuturo niya sa atin kesa maging pulis at bantayan ko kayo at tignan ko yung mga offering ninyo. Bakit? Kapag dumating na sa pagtingin ko, hindi ka nagbibigay ng tama, ano ang mangyayari? E di mag-uusap tayo. Anong pag-uusapan natin? Pera. Kanya, bago pa lang ako pumunta sa iyo, nagsasara ka na ang pinto kasi ayan na naman si Pastor. Pag-uusapan na naman namin yung giving ko last week. Gusto niyo ba na ganun ang mangyari sa atin? Abay mga kapatid, ang sabi niya, hindi utos. Ito'y advice. Suggestion. Are you with me? In His authority as an apostle, sa ministry na ibinigay sa kanya as collector for the ministry of the saints, hindi siya nagbigay ng batas. Pinadadali niya ang pagbabala ng Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya by setting our attitudes right concerning this ministry. Nasabi ng Bible, kapag nagawa natin, God is able to make all grace abound toward you and that you always, say the word. Always. Ano yung always na tinutukoy dyan? Always having all sufficiency in all things. Aba, ay gusto ko yung always having all sufficiency in all things. Hello? Always. Walang bahagi na hindi. Sabi na Bible, having what? All sufficiency in all things. Ngayon, kapag gusto natin yung always having all sufficiency in all things, ano ang purpose nun? Kanya sabi ko sa inyo kaninang umaga na ang anointing and the calling of God is always unto purpose. Bakit kanya pagpapalain? Sabi ng Bible, may abound to every good work. Simply to say, blessed to be a blessing. It's already 5:00. Alam ko po na ang inyong attention ay can only be stretched to a certain limit. Kaya tinasabi ko sa inyo na kung tayo man ay magbibigay sa gawain ng Panginoon, una, it must be an act of God, an act of love,
manifesting His grace toward us. Pakiflash nga yung dalawang verses sa Old Testament at saka sa New Testament. Ano sabi diyan? Old Testament, kinuha ni Paul, every man shall give as he is what? Ano yung ability na tinutukoy diyan? Sabi ng Bible, according to the blessing of the Lord thy God, which he hath given thee. Blessing, tinanggap o tatanggapin pa lang? Sagutin niyo mga kapatid para matapos na tayo. Tinanggap, which God hath given thee. Hindi ka magbibigay nang wala sa iyo. Magbibigay ka, sabi sa 2 Corinthians chapter 8, out of that which you have, and not out of that which you have not. 1 Corinthians 16:2, New Testament. Upon the first day of the week, what is the first day of the week? That is weekly. Let every one of you, gaya sa Deuteronomy 16:17, lay by him in store, ayon sa abilidad. Sabi ng Bible, ano yung abilidad? As God hath prospered each and every one of us. Kanya, hindi lang to proportionate giving, hindi lang ito purposeful giving, hindi lang ito periodical giving, as sabi ng Bible, that there be no gatherings when I come. Purposeful. Bakit tayo nagbibigay? Sila, in context, nagbibigay sapagkat mayroong famine all throughout Judea, the Roman Empire. Kanya sa atin, nagbibigay tayo not only to sustain our ministries kapag meron tayo legitimate need. Kung hindi tayo magbibigay ng monthly rental natin, aba mga kapatid, darating ang panahon, maghahanap na naman tayo ng lugar every time we would want to meet. Kung ako tatanungin nyo, ayoko na bumalik doon. Ayoko na bumalik doon. Pero, sabi ko nga sa inyo, paano naman tayo magtatayo na mas malaking facility kesa dito na sa atin, na ito nga maliit na ito, nababakantihan pa nga ng araw na ito parang simenteryo kesa sa worship place. Are you with me? Aba, mag-imagine tayo fast forward. May mas malaking facility tayo. Pero may mga araw tayo makikita na walang tao, idling. Alam niyo ba mga kapatid, na ang pagkakaiba ng ito inuupahan natin at tayo magtayo na sarili natin, aba, kapag sarili na natin, ang maintenance tayo ang magsushoulder nun. Are you with me? Ito, i-report mo lang na may broken tile, may broken pipeline, may defective ceiling. Aba, ang magpapagawa, yung owner ng building. Are you with me? Kasi karapatan nila yon na maging habitable itong auditorium na ito para sa atin. Are you with me? Pero pagkaati na, aba, pagtumulo yan, wala tayong tatawagin na para mag-repair ng roofing at saka ng ceiling. Atin lahat yun. At ang bahay na hindi natitiran, mas madali ang mabulok. Pag-isipan natin, pero gusto ko mangarap pa rin. Kasama dapat tayong lahat sa plano ng Panginoon. At ang plano ng Panginoon para sa atin dapat maging pangarap nating sama-sama. Every head be bowed, every eye be closed. Magsitayo tayong lahat. Every head be bowed, and every